Hello mga boss, ang gagawin naman natin ngayon, magre-repair tayo ng isang CRT TV. Ayan, kung titignan nyo, brand nitong TV, JBC. So, bali ang problema nitong TV na ito mga boss, base sa nagpapayos, nagpa-power on naman daw itong TV, meron siyang display, kaso yung bandang left display niya mga boss, madilim daw. So, yun bali ang problema nitong TV. So, ito try natin mga boss para bago natin ayusin to, makita nyo muna yung problema nitong TV. So, kunin ko lang yung kanyang power cord. Ayan mga boss, so isasaksak ko lang. Power on. Ayan, kung titignan nyo, naka-on na tong TV. So, hintayin na lang natin magkaroon ng display. Ayan mga boss, kung papansinin nyo, nag-power on naman tong TV, meron siyang display. Ayan, meron siyang display. Kung papansinin nyo mga boss, dito sa bandang left, ayan, madilim siya. So, yan bali ang problema dito sa TV na to. So, bago natin simulan yung pag-repair dito mga boss, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ang upload natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, ayan yung kanyang loob. So, sa mga CRT TV na ganitong problema mga boss, na madilim yung kalating display niya, madalas na nagiging problema dyan, hindi na natin patatagalin pa ito mga boss, sasabihin na natin yung posibleng problema dito sa TV na to. So, makinig kayong mabuti mga boss, kayong mga baguan. Sa mga ganitong problema mga boss, lalo na dito sa JBC na katulad nito, kapag kalati yung display niya, madilim. So, isa lang yung nagiging problema dyan mga boss. So, i-reveal na natin to. Hindi na natin patatagalin pa tong video. So, bali ang nagiging problema dito sa TV na to mga boss, capacitor lang. So, yung capacitor na tinutukoy ko mga boss. Ayan mga boss. So, bali yung capacitor na tinutukoy ko, ayan. Yung maliit na capacitor na yan. Kung titignan nyo, ang value ng capacitor ay 2.2 microfarad by 160 volts. So, yan yung nagiging problema mga boss dito sa TV na to kung bakit madilim yung kalating display. So, subok na natin yan mga boss sa dami na nang nirepair na natin na CRT TV dito sa mga JBC na ganitong problema. So, 101% masasabi natin na yan yung problema, yung capacitor na yan. Kung titignan natin mga boss, itong capacitor na to halos hindi naman bloated yung kanyang capacitor. Itong tinuturo ko mga boss, ayan. So, hindi naman siya lumobo. Pero kahit na hindi lumobo yan mga boss, yan yung problema. Kung papansinin natin mabuti yung capacitor na yan mga boss, halos kung titignan natin, mukhang okay itong capacitor. Ayan, kung titignan nyo, halos hindi naman siya lumobo sa ibaba, pati na rin dito sa itaas. Pero 101% mga boss, yan yung problema dito sa TV. So, tatanggalin ko lang mga boss. Ayan mga boss, bali natanggal ko na tong capacitor. Kung titignan natin mabuti, ang value nitong capacitor ay ayan, 2.2 microfarad by 160 volts. Ayan o, kung titignan natin mga boss, mukhang normal tong capacitor. Ayan o, halos wala naman siyang lumobo, mapaibaba or mapataas man. Pero panigurado, may problema yan mga boss. So, hanap muna ako ng pamalit natin dito mga boss, ipopost ko na muna. Ayan mga boss, so dahil wala akong mahanap na katulad nito, na available dito sa shop, itong 2.2 by 160 volts, so, ang ilalagay na lang natin mga boss, itong, ayan, 4.7 by 250 volts. So, pwede naman yan mga boss, ayan, itong 4.7 by 250 volts. In case na wala kayong mahanap na 2.2 by 160 volts, so, pwede nyong palit yan mga boss, itong 4.7 by 250 volts. So, ang importante mga boss, huwag masyadong malayo yung microfarad nila, ayan, 2.2, 4.7. So, walang problema yan mga boss, okay lang yan. At isa pa,
Basta wag lang bababa sa 160 volts yung ilalagay natin. So kahit na tumaas pa sa 160 volts yung voltage ng capacitor na ilalagay natin, mas better pa ngayon mga boss. So ilalagay ko na muna to mga boss para may try na natin, para magkita na natin kung talagang ito bang capacitor yung problema dito sa TV na to. So ilagay ko lang mga boss. Ayan mga boss, so tapos ko nang may lagay yung capacitor na 4.7 by 250 volts. Ayan. Ngayon mga boss, ito try natin iyon tong TV. Tingnan natin kung nag-normal na ba yung kanyang display after natin magpalit nitong capacitor na 2.2 by 160 volts. So i-fix ko lang tong kanyang board mga boss. Ayan mga boss, so tapos ko na may balik yung kanyang board ngayon. Isasaksak ko lang mga boss para matesting na natin. Power on. Ayan mga boss, bali umilaw na tong kanyang indicator light. So hintayin natin. Ayan mga boss, kung papansin ninyo yung kanyang display. Alos tong kanyang display mga boss, maliwanag na lahat. Ayan o. So nawala na yung madilim dito sa bandang left nitong kanyang display. Ayan o. So legit mga boss, bale yun talaga yung naging problema, yung capacitor na 2.2 microfarad by 160 volts. Papasin ninyo mga boss, halos buo na tong kanyang display, maliwanag na. Ayan. So lagyan ko lang ng antena para mas magkita natin. Ayan mga boss, kung papasin ninyo, halos okay na to TV, nag-normal na yung kanyang display. Ayan, maliwanag na lahat tong kanyang display. So, dito sa kanyang kulay mga boss, halos normal naman yung kanyang settings dito sa menu, sa contrast, ayan. Brightness, pero kung papansin ninyo, halos kulay purple yung display nitong TV. Pero okay pa naman mga boss, hindi naman totaling masama yung kanyang kulay. Sa tingin ko kapag ganyan, nasa tube yung problema. Pero okay pa naman mga boss. Bale ito yung naging problema, ayan, yung capacitor na yan na 2.2 by 160 volts. So, kayong mga baguhan, tandaan nyo itong video na ito mga boss, panigurado, meron kayong ma-encounter na ganito darating yung araw. Kaya tandaan nyo itong video na ito mga boss. So, itong ganitong problema mga boss, sagit yan nitong mga JBC brand dito sa mga CRT type. Marami na tayo na-encounter na ganitong problema mga boss, madalas capacitor yung nagiging problema. Kapag yung kanyang kalahating display nitong TV, madilim. So 101% mga boss, yun yung problema, yung capacitor na 2.2 by 160 volts. So hanggang dito na lang itong ating video mga boss. Sana kayong mga baguhan, kahit papano, meron kayong natutunan dito sa video na to. At kung meron man, huwag sanang kalimutan i-like itong ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. Maraming salamat mga boss.